Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong umaga po, akin lang i-share sa inyo kung paano po mag-install ng brake pads po or magpalit ng brake pads po. So para ito sa mga baguhan, bago pa lang nagmumotor, sana po makatulong itong video para sa inyo. At samahan niyo po ako sa kaunting minuto at simulan ko na po. So ayun guys, habang tinatanggal ko yung gulong, naisip ko, isabay ko na rin yung pag-change oil. So para ito sa mga baguhang nagmumotor pa lang, sana makatulong itong gagawin kong pagpalit ng brake pads at pag-change oil po. So panoorin nyo. Since naka-lockdown pa rin tayo or ECQ, isa ito sa mga magandang ginagawa natin para sa ating motorsiklo po, yung pag-maintenance natin. Lalong-lalo na yung pag-change oil, pagpalit ng gear oil, pagpalit ng brake pads or pagpalit ng brake shoe po. So, yan po yung mga minor po na mini-maintenance natin. Para dun sa mga baguhan at sana po makatulong itong video ko habang naka-ECQ tayo or naka-lockdown sa mga kani-kanilang mga lugar po. So, huwag po kayong bumitaw at samahan niyo po ako. After po ng gulong, isunod naman natin po yung pagtanggal ng kanyang brake pads po. So, ang pagtanggal ng brake pads, i-remove na natin yung pin, yung lock niya doon. Tapos, hugutin na lang natin yung isa-isa. Madali lang po tanggalin. Para doon sa mga baguhan, lagi niyo po tandaan kung paano niyo po tinanggal. Ganun din po yung pagbalik niyo mamaya or pagpalit ng bagong brake pads po. So, ayun guys, kung kayo po bibili ng brake pads, kung hindi kayo sigurado dun sa sukat, sa laki ng brake pads ng inyong motorsiklo, mas maganda po, dalhin nyo po yung ang inyong stock na brake pads po. Or tanggalin nyo, tapos yun yung ipapakita nyo po dun sa bibilhan nyo na motorcycle parts para hindi po kayo magkakamali. Since ako, nagkamali ako, nakadalawang balik po ako dun actually. Kasi po yung brake pads na nabili ko, parehong size pero sa kapal, mas makapal po yung nabili ko. So which is ang kailangan ko lang ay yung manipis lang.
So, ayun guys, after natin maikabit yung brake pads, susunod naman natin yung pag-change oil. So, sa pag-change oil, ang una natin gagawin ay luwagan yung kanyang oil dipstick po. So, or oil cap. Yun po muna ang ating unang gagawin. And then, mag-ready na rin tayo ng drain pan para dun sa stock na oil po. Sa pagtanggal ng drain plug, gagamit lang tayo ng tools na socket wrench na 12mm po. Sa pag-drain ng kanyang oil, huwag niyo po madaliin. Hayaan niyo lang po na matuyo at hanggang sa mawala na yung patak ng langis po. So, hayaan niyo lang po. Huwag niyo po madaliin. Para sigurado po tayo na maging malinis yung ating pag-change oil po. So, ayun guys, sa pagsali naman ng oil, gagamit lang tayo ng imbudo. Or kung wala kayong imbudo, mag-improvise na lang tayo ng mga disposable na plastic po. So, katulad ng ginawa ko, improvise lang po yan. Para sa pagsali ng oil, hindi po mahirap. So, ayun guys, after natin maisalin yung oil, check naman natin yung kanyang oil dipstick gauge po. Kung tama yung nilagay nating oil kung sa level. So, usually pa nag-change oil, yung isang litro, nagtitira po tayo na 200 ml. So, ayun po, okay na po yung kanyang gauge po, yung oil, level ng oil.
So, ayun guys, doon na po nagtatapos yung ating vlog for today po. So, sana nakatulong po ako doon sa mga baguhang mga nagmumotor po. So, maraming salamat doon sa mga sumusuporta sa aking channel at hindi bumibitaw. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat at ang inyong lingkod po, Proudski.